Naghigpit pa ang Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa lawa sa paligid ng Bulkang Taal. Para sa update, magbabalita live mula sa Talisay, Batangas, si Greg Gregorio. Greg, kumusta ang sitwasyon dyan at kalmado pa rin ba ang Bulkang Taal? Cheryl, di tulad nitong mga nakarang araw, kung mapapansin mo sa aking likuran, wala masyadong gas sa ibabaw nitong wala masyadong usok sa ibabaw nitong crater ng Taal Volcano. Pero sa ulat ng FIVOX nitong nagdaang 24 oras ay nakapagbuga pa rin itong bulkan ng nasa 5,299 metric tons ng sulfur dioxide gas at umabot pa sa 3,000 ang taas ng kanyang gas emission. Bukod dyan ay nakapagtala rin sila ng 39 volcanic earthquake. Nauna nang sinabi ni DOST Undersecretary Renato Solidum na ang ganitong mga naitatala sa bulkan ay patunay na patuloy pa rin ang pag-aalboruto nitong Taal Volcano. At dahil dyan, nananatiling alert level 3 ang kondisyon dito. Bayan o pinapayagan pa rin yung sa mga may fish pen? Yes, Cheryl, ayon sa Philippine Coast Guard, alinsunod sa inilabas na memorandum circular ng DILG Calabarzon dated July 4, ipinagbabawal na ang lahat ng aktibidad dito sa lawa, maging yan pa ay pangingisda o kahit pagpapakain lang ng mga alaga nilang isda sa mga fish pen dito sa iba't ibang bahagi ng lawa. At simula nga ngayong araw ay ayon sa Philippine Coast Guard ay mas hihigpitan nila ang pagpapatupad ng pagbabawal na ito. Cheryl? Ano naman ang hinaing ng ating mga mangingisda? Yes, Cheryl, dahil nga nito mga nakarang araw ay meron nga silang window hour. Ayon sa ilang nakausap nating mga isda, iyaan itong mga alaga nilang isda na hindi makakain ng isang araw o dalawa dahil malaki yung ikalulugi nito para sa kanila. Pero ang magkagawin man, ang sabi ng Philippine Coast Guard ay susundin lamang nila yung ibinaba ng national government na yun yung pagbabawal ng mga aktibidad dito sa Taal Lake. Cheryl? Meron din bang mga nahuli na pumupuslit mismo sa Volcano Island kahit bawal? Yes, Cheryl, tama ka dyan. Kasimula kanina umaga, meron tayong nakita na mga hindi bababa sa 10 mga individual na nahuli dahil nanggaling sila mismo sa Taal Volcano Island. Yung dalawang bangka pa nga na nahuli ay may dalang mga lumang yero. Paliwanag ng mga individual ay kinuha nila ito mismo. Danger zone ay kinuha daw nila yung mga yerong ito para maibenta dito at mapagkakitaan at maipangbili daw man lang ng bigas. Yun nga lang, dahil bawal nga ang ganitong mga aktibidad, pati na rin yung pagpunta mismo sa isla, pag-travel dito sa Taal Lake, ay hinuli sila ng Philippine Coast Guard. Pero ang ginawa lamang ay pinag-stay muna sila o hinold muna sila dito sa PCG Talisay Substation at pinaliwanagan at dahil first offense lamang ay warning lamang at saka pinauwi din naman sila kaagad. Cheryl? Siyempre, kasama pa rin yung kanilang mga yero. Hindi naman kinonfiscate, no? Yes, Cheryl, hindi naman ikinonfiscate yung kanilang mga yero at pati na rin yung, at yung pambabaya daw sa renta na yun ay kukunin pa doon sa pagbebentahan nila ng yero. Cheryl? Maraming salamat, Greg Gregorio.